or John the Presbyterian, or John the Mormons, John the Baptist. No? Yung kapatid, ang Baptist po, it is a biblical name. It is God's given name. It is a precious name. It is a gold name. It is more than a name. That is a Baptist. So, mabasa po natin mag sa Bible. No? It is God's given name. You are not called John the Catholic or John the Presbyterian. Kaya dito magandang sa Matthew chapter 11, Christ honored the John the Baptist. Mismo din si John the Baptist, but talagang in-honored po that name in Christ. Tingnan natin po sa Matthew chapter 11, verse number 11. Mabasa po natin ito. Matthew chapter 11, verse 11. Verily I say unto you, among them that are born of women, there hath not risen a greater than John the Baptist. Notwithstanding, he that is less in the kingdom of heaven is greater than he. Kaya matibis po ang Panginoon, naging inunod na si John the Baptist. Dahil si John the Baptist taga, siya taga binigyan ng authority ng Panginoon. Diba? Sino mabinigyan ang authority ng Diyos? Si John the Baptist. John chapter 1, verse number 6. There was a man sent by God whose name was John. Amen? Sino ba ang binigyan ng authority? Si John the Baptist. There was a man. Sino ba yun? Si Pinus Manalo ba? Hindi po. Sino ba pangalan niya? Hindi si po. Si John the Baptist sent from, not from man, from God. Amen? Sinubok mo din sa Diyos si John. Siya po ang pinakahuling po kita, the last prophet. No? Hindi naman ang sinubok doon ay si Pinus Manalo. No. Hindi naman sinubok doon si po. No. Diba? So, ang sinubok po rito matin ay si John the Baptist. Diba? Yung po matin ang Baptist. No? So, thus the name Baptist is one we compare as in blame. All apostles receive Baptist baptism. Kaya lahat ng mga apostle natin ay nakatanggap po sila ng ano, Baptist baptism. Sabagat nagmula ang baptism kay John the Baptist. Acts 1 1 chapter 1 verse number 22. Lahat pa apostol, sila po nabutisuman. Lahat po. Kaya sa beginning, mula, Lord, ang baptismo kay Juan. Sa pinagmula? Kay John. Beginning from the baptism of John. And that same day, she was taken up from us. Must one be ordained to be a witness with us of his resurrection. Diba? Lahat pa din apostol, ay nabutisuman. Pero mayroon pa din nabutisuman na hindi ligtas. Si Judas Iscariot. Sa 12, hindi ligtas si Judas Iscariot. Kaya hindi lahat na buti sumarito tumakit ay ligtas. Amen? Hindi ligtas. Kaya ito na buti sumarito John Baptist. Baptist mo din. Pero napunta siya sa inferno. Hindi lahat pa din na akala natin walang baptism po din. Pero meron po. Si Judas Iscariot, baptism po siya. Pero nasaan yung buhay na? Nasa inferno. Nabutis mo po si John Baptist. Lahat mga puso. Ano nabutis mo po? Kaya sa iyong pumatid, no? Kaya dapat sulit nila ang puso kung tayo ba tuloy na ligtas, kung tayo anak ng Diyos na. Kaya sulit natin ang mga puso. Kaya all the puso who received the Baptist baptism, they was never refuted or denied or rejected. The name Baptist stands for what we believe. So tayo matid, naniwala tayo. No? Una-una, sa 1 Corinthians chapter 15, kung sa punagin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Ito po, sa Bible. So, what we believe. At paano din natin pinaniwalaan? Una, ang sabi po ng Bible sa verse 1, Moreover, wherein I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, and were in his hand, by which also you are saved, if you keep in the memory what I have preached unto you, and which you have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. I believe, and you, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So naniwala pa tayo matin na ang Panginoon po ay namatay, inilibig, at nung araw muling nabuhay. That is the gospel. Amen? Yun po ang magandang balita ng gospel. Kasi yung iba matin, ginawa nila full gospel. Okay, nakalagay yung kanilang church full gospel. Sa Bible, gospel. Ang ibig sabihin ng gospel na si Kristo na matay, inilibing at nung araw mo rin buhay.